And guys, kung gusto nyo lahat again, this is Sheila's 2-hour stream. So tonight, continue po natin guys yung ano, yung Resident Evil Village Shadow of Rose. Ayan, part 3 na po ito ng ating stream. Shoutout pala kay Vermon. Uy, Vermon, kamusta na? Nabuhay siya ulit. Saka si Jane, saka si Sir Jimmy, at saka si Kevin Vitalicio, saka si Tin Martin. Yun, yung mga Pogi Promax, Sheila Mio Gaming, ang aga sa stream. Ayan, saka kay Kiben. Ayan, meron na, shoutout kay Jason. Meron na po nito sa ano, sa Steam. Ayan, available na siya nung ano lang, nung Friday lang. Ayan. Friday last week. Good evening sa inyo lahat, guys. Again, to those of you that are watching this stream, don't forget to like and share our stream, guys. Thank you, okay, Ben. Salamat. Saka kay Golden. Yan, good evening sa inyong lahat, guys. Thank you so much for dropping. At saka si Aya, yun. 4 months na supporter na Sheila Mio Gaming. 4 months ng Pogi Pro Max sa Sheila Mio Gaming. Yun. Ayan, guys. Sana makabili kayo na supporter badge katulad kay Aya. Shoutout kay Jella. Good evening. Ayan. Welcome back sa ating, ano, sa ating Resident Evil Shadow of Rose. Yan, kamusta? Kamusta kayo ngayong araw, guys? Uy, thank you so much, supporter badge by Dean Martin. Maraming salamat. Saka kay Master Chief yun. Good evening. Oh, what the hell? Creepy. Mga kamay na nakaan. Maraming galaro ng RE Village. Ano kasi, release kasi itong Shadow of Rose. Ayan. Nung ano pa, noong Friday pa. Kaya ka nung pagka-release ng Shadow of Rose, pinurchase ko na agad. Para at least, o diba, unang-una tayo dito sa Sheila Mio Gaming na ano, na malaro itong... You won't get the crystal by slicing open your friend. Creepy. No. You know how to play with dolls, don't you? Again? What now? Oo nga eh. Ang creepy ni Evelyn, sabi gano'n ni Jella. Sabi gano'n ni Jay Guevara, uy, good evening! Thank you so much sa pag-drop by. Yan. May kasabay ka na ini-stream yan ngayon. Oh! Itong ano? Itong Resident Evil Village? Talaga? Nice! Nakita mo lang? Oh! Wala, hindi ko pa alam. Not sure pa. Actually, hindi ko alam na meron akong kasabay nag-stream nito. Pero hindi malayong meron mag-stream nito kasi hindi malayong may mag-stream nitong Resident Evil Village Shadow of Rose kasi kaka-release lang yan itong Friday. So, possible may mga nag-purchase na rin, may mga bumili na rin, ganun. Suppository. Yan yung nialagay sa put, di ba, para makapoops. Shoutout kay Yo, good evening. Thank you so much sa pag-drop by. Ayan, welcome po sa ating stream. Good evening sa inyong lahat. Ayan, welcome sa ating Shadow of Rose stream. Ayun, hindi malayo yon na meron na rin mag-stream nito kasi nung ano pa, actually, nung Friday pa yung release nito. Yeah. Actually, medyo late na nga ako nag-ano eh. Later part na nga ako nag-stream. Kasi, kailan ba ako nag-start 31? Ayun. Okay.
Someone really went all out. Yun no, 21 months sa supporter si Jay Guevara. Sana all. Ayan guys, papahuli pa ba kayo? Bumili na kayo ng supporter badge katulad kay Jay. 21 months ng Pogi-Bogi dito sa Silomeo Gaming. O, di ba? Ayan, sana baka-avail kayo. Mas ahead ka lang yata ng konti. Ah, I see. Ayun. Talaga? May mga ano, ano yan? Pilipino ba yan or foreigner? Kasi pag baka foreigner, matik yan. May yaman yung mga yan. Eh. Mga rich. Pero may mga rich din naman mga Pilipino. Marami-rami rin mga Pilipinong rich. Sana all, oh, diba? Kaya ano pa yung naantay nyo, guys? Pag bumili na kayo ng supporter badge. Ah, Pilipino! Ayun. Creepy eh. Ayun, ayoko talaga sa mga mani. Ay, naiyoko talaga sa pangatlo. No? Yeah, I get it. Fuck. Ayoko sa manika, sabi ni Iyo. Pero kapag, ano bang tawag nito? Yung mga figure, yon iba na yon syempre. Sana all rich, o, oh, diba? Oo nga, eh, sana all nga rich. Grabe. Sana all, ano? Sana all rich, o, kaya sana all nananalo sa loto, o, oh, diba? Kapag meron si Sheila nito, mayaman si ate, o, oh, diba? Eh, grabe! Ano lang naman, sa totoo lang kasi, yung mga pinangbibili ko ng games, katulad itong Shadow of Rose, nagagaling lang din sa mga pinang... Yung kunyari, bumili kayo ng mga supporter badge, yung ganyan, or nagsend kayo ng stars. Kaya ako may pambili, kasi sa mga sinesend yung pa-stars talaga, doon ako kumukuha ng funds. Kaya pa nagmumukha akong rich kahit hindi. De, dahil sa ano, dahil sa mga pa-stars din yun, guys. O, diba? Katulad yan, si Alan Peter Patayatano, may pa 10K, o, diba? Ah, yung Child's Play, yung kay Chucky, yun, golden. Dami nga ano, pansin ko nga, yung, alam niyo ba yung Child's Play, so yung sabi ni Golden na yan? Pansin ko nga, ang dami nga ano dyan, ang dami nga mga batang nakatatakot doon sa palabas sa Chucky dahil nga dyan. Shout out po sa ating 33 Real Live viewers. Ayan. Patong manika eh. Stalkerish eh. Naalala ko, meron ding isang game na ganito eh. Kaya, yung kumbaga parang nalingat ka lang ng konti para sinusundan ng manika, di ko na maalala. Ang galing ni ano no, galing ni ano pangalan ng alert si Beneviento. Again guys, iwas tayo sa spoilers ha. Iwas tayo sa spoilers. Nalala niyo yung Resident Evil Village yung kay Ethan, yung nakakapag-control ng mga manika si Beneviento. Ayan. Galing ni Beneviento no, napapasunod-sunod yung mga dolls eh. Galit lang. Parang may creepy feeling something. Depende yun, Jella. Depende sa tao yun. Kung pipiliin niyang, kunyari, kapag yumaman siya, pipiliin niya maging yumabang or magiging humble siya. Kasi alam mo, sa totoo lang, mayroong mga tao na hindi sila mayaman, pero mayayabang. Huwag niyong kakalimutan na mayroong mga tao hindi mayayaman, pero mayabang. At mas marami ako nakikita ng ganun. Usually, mga nakikita ko mayayaman, sila pa nga yung humble. Sila pa yung... Hindi nilang papakita sa inyo na mayaman sila, na parang normie lang sila mga... Uy! Shoutout kay Alex! Good evening! Thank you so much sa pag-drop by! Good evening, good evening! Sino kilala mo, Alex? Kwento mo nga sa akin, sino yan? Sino yan? Kilala ko ba yan? Ano yan, Golden? Yung pang-DVD ba yan? Usong-uso yun nun eh, no? Yung mga DVD copy ng mga movies, yung mga ganun-ganun. Good evening, Kainer Esan!
Uy, shoutout po kay John Francis. Good evening. Thank you so much sa pag-drop by. Ayan. Thank you sa pag-drop by sa stream. Bakit may dolls dyan? Eto ha. So, ayan, tinanong ni David Christopher, bakit maraming dolls to? Naalala niyo ba sa Resident Evil Village? So, sina Lady Dimitres, sina Eisenberg, ganyan, sina Benevieto. May isa doon kayo makapag-control na manika. Ang assumption ko lang naman, pwedeng tama, pwedeng hindi ah. Hindi to spoiler, guys. Feeling ko, buhay si Benevieto. Possible na si Benevieto itong nagko-control ng mga dolls. Ganyan, ganyan. Maybe pag didinig mo pa yung ratcheting joints ng dolls sa dilim. Pagkatapos yung tipong alam mong imposibleng malaglag yun, no, diba? May mga ganun eh. Kaya nga, ang creepy ng mga dolls eh. Kasi sinasabi ni Ibon doon ng bad spirit yung mga dolls eh. Sinusundan ang manika, sabing gano'n ni Aya. Payag ka, Aya, susundan ka ng manika, pero sexing pigma naman. Oo naman, sexy pigma ng manika pa naman eh. Shoutout kay Prince Patrick. Ayan. Ako may kakilala, payabangan sila ng yaman nila. Bukas silang tanga pareho. Diba? Kaya nga, mas maganda pa rin talaga kapag humble ka lang. Ayun, mas maganda kapag humble. Kesyo mayaman ka, kesyo mahirap ka, kesyo average ka lang. Is, diba, always be down to earth. Ayun. What if kung hindi sila infected yung for your lord? Sabi gano'n ni Jella. Baka nagkaanak si Benevento. Hindi ko sure kasi 'di ba storya pa lang ng Resident Evil Village, dead na siya. Natalo na siya ni Ethan doon. Kaya possible na buhay pa siya kasi si Ethan dito buhay pa. Ayun, kaya yun lang naman hula ko. Parang nasa feeling ko si Ethan para siyang nasa ano eh. Oo, kumusta ka? Ang lakas kasi ng mold eh, para siyang nasa fourth dimension, parang ganun. Eh hindi naglag, sorry, nagkukwento kasi ako sa iyo. Eh shout out kay David Christopher. Sorry guys, sa kapag nagsasalita kasi ako, ini-stop ko yung game. Ayun. Usong-uso yung mga laser disc dati, golden eh. Yung mga DVD copy, mga ganyan. Ito, Lucy Dahl. Sabi ni Aya, kapag ano daw, mumultuhin daw siya ng sexy anime doll daw na ano. Okay lang. Ayun, ibang usapan na yun, Aya. Ibang usapan na yun. Hindi ka talaga matatakot dun. Kumbaga, mapapasana ul tayo, di ba? Nasobrahan sa good shit si Ethan. Di ba? Sa ano pala, storya pala ng RE7, dance na talaga si Ethan dun. Kaya din masaya may pleasure dahil pero gumagalaw mag-isa. Ay, creepy nun. Pero si Aya, okay lang sa kay Aya yun. Basta waiting pa rin kay Chris Redfield kung magpapakita. Sa ano? Sa RE9. Abangan ninyo. Dal ni Honok ka. O diba? Isipin nyo. Life size na... Eh, sige, paano kapag ganito? Life size dal ni Honok ka. Pagkatapos biglang mag-isang gumagalaw, matatakot ba kayo? Siyempre hindi. Honok ka yun eh. Yung sa Bride of Chucky. Oo, yun. Familiar ako doon. Familiar ako doon sa palabas eh. Marami yun eh. Maraming ano si Chucky. Maraming... daming ano yung palabas na yun eh. Part? Tawag na to. Yun. Swerte naman nun, Aya. Dream come true, no? Tapos kunyari, kompleto niya. Meron siyang Tifa, meron siyang Aerith. O, diba? Lahat ng Final Fantasy characters, meron siya. Tapos biglang nabuhay. So sad. 30, sana on. Silicon na dal ni Tifa Lockhart. Tapos magmumulto sa yun, no? Eh, ibang usapan na yun. Sexy doll ba naman yung Tifa Lockhart yun? Fine. I'll help you out. Just diba? Kung tayo mumultayin tayo ng mga ganun ka-sexy na manika, yun okay lang yun. I might be upset that I'm helping you, though. Sasapakin ko na lang, sabi ni Jella. Pero si Annabelle, yung totoong Annabelle, ha? Yung totoong Annabelle, yung kinuha nung mag-asawang Warren. Totoo daw yun ah. Yung nananakit daw talaga sila. Let's play statues. Annabelle. O naman, bayaran na. Tapos ano no, yung Annabelle is, ano na no, disconnection notice na. Ouch. It's game over if they catch you. What? Ano to yung parang naalala ko to ha.
Nalala niyo yung parang malaking-malaking baby ba yun? Sa kadal ni Tish and Candy ng DMC. Grabe, dami na nilang mga nanay, no? Suggestion, eh. Sige, bigyan ko kayo ng dal, maganda, kaso si Kankuro nagpokot. Saan si Kankuro? Pasa ako sa nagmumulto, pwede ba sumanib na lang sa ganda? O, pwede rin yun, o, diba? Sa mga perfect grade. Speaking of dal, updated ba kayo sa manga ng Sadako in My Home? Parang nakita ko yun, Aya, kaso nga lang parang first part lang yung nakita ko. Ang cute kaya nun. Sino kaya kausap ni Rose sa telephone? Atin, Annabelle X Jupiter. Wait lang guys ha, pa-focus lang ako dito. Okay, ito na. Focus lang ako dito. Nakita niyo yun? Pag nalalayo ako ng tingin, bigla siyang gumagalaw. Mag-isa. Creepy. Shit. Isipin nyo, no? Si CR kayo, no? Tapos, taing-tae na kayo, no? Tapos, kayo lang mag-isa sa bahay nyo. Tapos, makita nyo tong manika na to. Gumagalaw mag-isa pag iniwas nyo yung tingin nyo. Eh, shit. Shit! Shit! Ay, one hit! What the F? One hit? Anong weeping angel? Wawa si Rose, lusaw eh. Wait guys ha. Isipin nyo no? Kayo guys, ilagay nyo yung sarili nyo kay Rose. Taing-tain na kayo. Kayo lang mag-isa sa bahay, tapos nag-brown out bigla. Tapos nakita nyo to sa hallway nyo. O kaya nakita nyo to dun sa bahay nyo, nung gagawin nyo. O diba? Shout out kay Talafair. Wait guys ha. Once na hindi siya na ano. Paano nyo susunugin yung manika? Natakbo nga papunta sa inyo eh. Kunyari natakbo, di ba? Ano na yun? Good luck sa pagsisiyar eh, no? O, oh, diba? Saya-saya. Tapos, isipin nyo, no? Nagmumultiply yung mantika. Yung mantika. Nagmumultiply yung manika. Anong gagawin nyo? O, diba? Tapos, kahit saan sulok ng bahay ninyo. O, diba? Dami nila, diba? Nakakatawa.
Oh, shit. Ayan. Tatlo na nga eh. May kapangyarihan pala siya, si Rose. More like, ano, special ability kasi isa siyang perfect mood. Ayun. Shout out kay Talafer. Hindi eh. Diba nga sa start nga ng game, nawalan tayo ng ano, pakita ko lang, nawalan tayo ng inventory. Yung start pa lang dito, kinuha lahat ni Benediento. Kinuha lahat ni Benediento yung mga item kayo. Sabi ni Golden, sabihin ko tabi, storbo dyan. Si Golden, okay lang daw, kahit may manika daw. Kahit sumakit mag-CR daw siya. Enjoy the show up. O diba? Nagmumultiply? O di. Sabihin ko tabi, estorbo ka. tapang mo Golden, graphic. Tapang ni Golden. Oy, thank you so much for 100 stars coming from Jay Guevara. Thank you so much. Tori na ako sinabi ni JL eh. I want this thing work! Magkaka-panic attack daw kapag si JL daw. La. Why aren't you doing this? You're after the crystal, aren't you? Do you know where it is? I've gathered some friends just for you. Entertain them, and maybe I'll tell. Kulit ni Benediento eh. Troll. What is going on here? O kaya kunyari, pagkagising nyo guys. Pagkagising nyo, isang araw. Walang araw. Pagkatapos yung kwarto ninyo, puro ganito. Puro manika. Pagkagising nyo yung kwarto nyo, puro manika na yung nandun. Tapos sabi ganun niya, ano na wala na, sino kalaban dyan? Sabi ka ni Master Chief, sino kaya yung kausap niya? Yun nga, si Benediento. Ano ko lang naman to, ha? I am assuming, I think it's Benediento. I'm not sure, pero hula ko lang. Walang zombie. Dito sa part na to, hindi. Sa Shadows of Rose, hindi. Wala ako talaga. More like molds ang kalaban. Pero dito sa part na to, ano? Si Benediento kasi kaya mag-control ng mga dolls, eh. Ito kausap niya sa boat, si ano to, si... I think Benediento eh. Oh, jeez. Yung nakakapag-control ng dolls. Isipin nyo guys, no? Yung kwarto ninyo, ganyan na, o diba? Yan yung design. More like lumaki yung paligid niya. Hindi ko alam yung si Rose, more like lumaki lang yung paligid. Shoutout kay Erickson. Uy, good evening, good evening. I guess I should keep heading this way. Kung muna, puro manigat sa lahat nakatingin sa'yo. Yung creepy nun, takay na. Pagkagising mo lahat ng manigat, nakatingin sa'yo. Talaga ako mahilig sa manigat talaga. Let's go, Valley.
Yung sa mother ko nga, na manika, tinapon ko nga. Ano yun, David? Baka naman mamaya, collectible na yun, sayang. Ganyan din sa RE2 remake kay Sherry scenario sa orphanage. Sabi ganun ni Jella. Okay lang, basta lahat na manika, naka-two-piece, naka-cup. Galing talaga ni Ay. Kumbaga parang yung situation, ah, nagmumulto ba? Basta kasing, basta mga sexy na anime characters na-cup dito. Di pwede ang scene na yan sa may mga pedophobia. Ano yung pedophobia? Scared of dolls? Yun ba yun? Kahit double D, hard pass, sabi ni David. ASMR yung sounds ng dolls. Para sa mga tao mahilig sa dolls, siguro ASMR. Pero para sa mga taong takot sa dolls. RE Little Nightmares, sabi nga ni Erickson. Ito nga sa ano eh, ito sa Resident Evil 7 saka sa Resident Evil Village. Binilik ulit nila yung survival mo. Eh, shit. Wait, guys, ha? Di pero nananaksak. Eh iba na yun, patay na mga kayo doon. Tapos kamukha pa doon ni Chucky na kapdi. Hindi na, pass, auto-pass agad yun. Hard pass sa dal na two-piece na decap, pero yung ulo is kay Chucky. Buti sana kung ano man lang. Kung FF characters man lang eh. Thank you.
have to get past them. Mahilig sa manika na mukhang ano, na mukhang totoo na? Bakit? Ano mental condition kapag ganun? Paanong mental condition? Yung mga, halimbawa yung mga kolektor ng mga hyper-realistic dolls. Dahil daw katawan daw ni Tifa, tas ulo daw ni Sephiroth. Parang mukhang nagpa-ano, mukhang nagpa-surgery si Sephiroth ha. Nagpalagay ng tip. Maganda naman si Suna din ah. Kamukha ni Suna din na manika. Punta kaya ni Suna din. I see. Yung parang parang gusto nila sila yung may control. Kinda. Similar sa mga taong nagko-collecta ng mga life-size na dolls. If you know what I mean. Yung mga may isang collection. Meron pa nga eh sa isang bansa. Pinakasalan niya yung ano niya, pinakasalan niya yung manika niya. Basta merong bansa na ano, na yun ang pinakasalan niya, manika. Diba? Kasi manika, di sumasagot sa'yo, di nakikipag-away sa'yo. Diba? Ewan ko ba, ba't ganun? May mga ganun. Pinakasalan naman niya train station. Sobrang in love to siya sa train station daw na yun to the point na hindi na daw niya kayang mawalay doon sa train station. Nalulukot daw siya tayo uuwi daw siya kasi iiwan daw niya yung train station. Tapos may isa pang mas malupit ang pinakasalan niya. Basta may mga pinakasalan nila yung isa puno naman. Pero at least medyo okay pa yung isa puno eh. Kasi at least yung sa may puno, kumbaga parang ang main aim niya is for people to love nature, mga gano'n. Parang gano'n naman yung ano yung intention. Kaya maisa-is pa yung sa babaeng nagpakasal sa puno. Pero may isa pa ako nakita. Babae, pinakasalan niya sarili niya. Yan ang pinakamalupit. Alin? Atay Kamura! You know what happens to little girls who can't play nice, don't you? O diba? Lulupit naman. Get punished! No way. Meron pa nga eh, nagpakasal kay Biko Hatsune eh. May nakita pa akong ganun
katabi ni Jayla, pero doon nilalabas ang sakit na ramdaman kahit manika ang kinakausap, sabi gano'n ni Jayla. Kasi yun nga, yung parang pakaramdam nyo kapag manika nga yung kinakausap mo, yun nga, imbinensyon ni Jayla. Kasi alam mo, hindi sasagot, hindi magdi-disagree sa'yo, di ba? Mga gano'n. Yun nga yung sinasabi ko nga, Golden, may mga gano'n din. See, do you find that normal? Of course not. Of course, hindi normal yun. Kasi tama nga naman ba na ganun? Pero, as weird as it may seem, so may mga taong ganun. To the point na, yun nga, yung tawag na to. Yun nga, di ba nga, yung minensya ko nga sa inyo na may nagpapakasal sa manika, may nagpapakasal sa, yun nga, Dahikamura, may nagpapakasal sa Pigma, may nagpakasal kay Mikuhatsune. Of course, it's not normal, pero yun nga. Yun ang weird doon. 3D waifu versus 2D waifu. Tapos pinili nila yung 2D waifu, no, Sir Jimmy. Yung pinakasalan yung sarili, nag-iwalay daw kasi feeling niya mag-isa lang siya. Ay, oh, naano ko yun, Aya, yung pinakasalan niya yung sarili niya. After 6 months, dinivorce niya daw yung sarili niya. Kasi, pakiramdam daw niya, nag-cheat daw sa sarili niya kasi na-inlove siya sa iba. Parang... Ang kulit nga ng story, ang tawa ko ng tawa dun eh. The Greek Story of Galatea, di ba naman Galatea? Hindi ka naglalaro ng Terra Lords? Hindi eh. Hindi pa eh. Ganun. Nagpakasal sa PlayStation. O, diba? Syempre, hindi na normal yun. Tama ba yung pagpakasal sa PlayStation? Pero yun nga, weird nga. Okay na yan. Kesa magpakasal sa maling tao. Kaso nga lang, may mga tawag na to. Kaso nga lang, may mga ibang tao. Syempre, late lang marirealize na ano, na tawag na to. Na sa kanila malalaman, ay, mali pala itong tao. Ito, mga ganun. Pag maglaro ka loads Aron server tayo. Sabi nga ni Jay. Basta mag-update ako regarding dyan. At remember, dolls are empty vessels in spiritual and paranormal world. Diba nga, may mga ganun. May, yun na kwento ko nga sa inyo. Meron pa nga sa Japan eh. Ito, kwento ko lang. Meron sa Japan, meron yatang batang babae, tapos meron siyang manika, tapos yung bata na dead siya. Mga 8 years old yung batang babae na yun. Tapos ever since noon, parang pakiramdam nila yung kaluluwa yata ng bata sumanig dun sa manika. Ayun. Basta may mga ganun. I find that psychopathic. Ayaw nila ang feeling of rejection at may antisocial behavior. Yan yung mutas ang tendency na maging serial killer. Ay, mga ganun. Natakot ah. Scary. Ay, good evening kay Joab! The Doll Master na movie, sa ganun, JC. May isang artist na gawa ng isang perfect wife na statue na sobra niyang minahal. Ah! Alam ko yun! Ah, yeah, yung sinasabi ni Aya. I think that's the story of Pygmalion. I remember that story. Yung sinabi ni Aya, the story of Pygmalion. Yun nga yung story niya. May isang artist nga na gumawa siya ng statue. Pagkatapos yung statue na yun, hindi nagulat siya kasi sobrang ganda na pagkakagawa niya. Eventually, na-inlove siya dun sa statue na yun. Tapos ayun nga, yun naawa nga si Aphrodite, tapos bigyan niya ng buhay. Tapos eventually, nagulat siya yung statue na yun, naging tao, naging realistic. So, kumbaga parang ayun, parang that statue was blessed by Aphrodite. Ayun. Alam ko yun yung story ni Pygmalion. Hello Kitty murder case ba yun? Yung Alangela. What's everyone's takes on sex doll, sabi ni Sir Jimmy. Yung Japanese doll tumutubo yung hair. Oh, yun. Yung sabi doon nilang sinaniban doon ng kaluluwa ng bata. Ah, galat.
Tia ang name ng statue. I see. Di ko maalala yung name ng statue, pero yung storya ni Pygmalion, yung ano, yung sculptor yun, naalala ko yun. Exactly, may tendency na silang magka-schizophrenia or paranoia na pwedeng maging psychotic, sabi ganun ni Erickson. Machete na lang to make it simple. Yung story ng machete, hindi ko talaga alam yung story ano, sa totoo lang. Kasi ano na yun eh, ang machete kasi is lumang-lumang palabas na siya. No, parang ang bagong-bagong nilang kay Adjo. Nice, wait, guys. Don't you? They get punished. No way. Ang diawak si Gardo Versosa kaysa doon kay Adjo, pero parehas na hindi ko alam yung story ng gano'n. Mas nauna yun, mas nauna si Gardo Versosa. Sumunod na lang si Adjo. Akala ko pa nga dati, ano yun eh. Diba, sabi ko sa inyo, akala ko pa nga dati para siyang super... sort of superhero na Pilipino. Parang si Nalamang. Yung storya ni Lamang, parang gano'n. Parang, yun akala ko dati, parang superhero siya. Eh, hindi pala, mali pala. Where have you hidden yourself? Ah, pati ba si ano, sa Samunta? Hindi ko alam eh. Disgust.
si Ethan Winters. Michael ang tawag niya kay Ethan. I can't take much more of this. Why are they talking about my dad? I never even met him. Do you resent him? No. I don't know. I don't know the first thing about him. Oh. I wish I did. All I know is he died protecting me. Ito na. Kung ito na siya about kay Ethan Winters. Sometimes I try to imagine what my life would have been like if he hadn't died. Then lakas niyo, lakas niyo pareho. Napaka-OP niyo. Helped me with my homework, read me a story every night. But he's been there for me, proud of me. Sometimes when I feel lost or afraid, I try to imagine what he might have said to me. I have something you should see. Kaya mo nga makikita ko pagkagising. Creepy. Where are we? Ikaw yan, mami. Mani ka nagsasalita. The chair is derived from the wooden barrel, man. Ah, yung sa Baguio. Yung bastos. Kapag inalis mo yung ano. Yung barrel. Familiar. It feels like familiar. First birthday ni Rose. Wait lang! Naalala niyo yung time na ano? Yung biglang nagpakita sa Chris Redfield? Some kind of party? Grabe, guys! Alam niyo si Ethan Winters at saka si Rose Winter, para talaga silang si Wanda. Di ba si Wanda parang kaya nilang gumawa ng ano, ng alternate universe? Kumbaga parang kaya niyang gumawa ng isang universe na kalimbawa kahit dead na yung tao na yun, kunyari si Vision, dead na si Vision, kaya niyang gumawa ng isang universe na nag-exist pa rin si Vision, na may anak sila, that they are living peacefully, mga ganyan. Sina Ethan at saka si Rose, pinapansin niyo ako sa kanila, kaya din nilang gumawa ng ganun. Kaya nilang gumawa ng ganun din as well. So kung nabuhay, so kaya pala pinatayin, kaya pala si Capcom, they decided na patayin si Ethan. Bakit? Ang imba nilang dalawa ni Rose, wala na, unstoppable na silang dalawa ni Rose pag silang dalawa yung buhay. Ayun. Tapos inayaan nilang, okay, mga, okay Rose, since sobrang imba mo, mangangapa ka muna sa umpisa, mga ganun. Hindi kaya yung inner consciousness yung nag-create ng mga message na yan, sabi ganun ni Erickson. I don't think so. Inner consciousness nag-create ng mga message, tapos nakakagawa ng baril, nakakagawa ng weapon. Don't forget to look upstairs. Upstairs? I'll take a look. The living room gets wine. Rose Ado is present in the stud. Hidden. Shoutout kay Aqua Bear. Hindi yun. I think, ano lang, ang hula ko si Ethan to. I'm so the way lucky he takes care of life. Rose. Itong What's message that voice? Na to, is that dad? Is that... Dad? Yun, nalaman na ni Rose. This must be my parents' house from when I was a baby. I bet other Chokoyomi things mga also have my dad's diba? Memories. Pagdating naman sa Naruto, yun, Chokoyomi naman. She's ito so ayon, little. Nga nun, hard to believe one day she'll be old enough to share a bottle of wine with her old man. So dad was a wine drinker. She bangs her spoon every time I play this. I wonder if she'll be a musician. I wonder if Dad played any instruments. She just cannot get enough of this stuff. I bet Dad would feed me as soon as I started crying. Grabe. Bring back memories. Ganyan kalakas si Ethan. Kaya niyang gumawa ng ano ba tawag nito? Itamang term sa English dun eh. From scratch, Rose kaya is such a picky eater. Parang all she ever Jember wants is fruit puree. I guess I've always loved fruit. Grabe. Wala kayo napansin sa isang bahay na pinakita dito ni Ethan Winters. Napaka warm and cozy ng lugar. Parang this feels like home. Parang don't forget to look upstairs.
time travel. Parang this tomb has always been special for our family. I think I've heard this before. Hindi siya time travel, more like kayang gumawa ni Ethan ng ano eh. Kaya niya mag-ano. Don't forget Rose's half birthday is on the 2nd. I'm going to make an amazing cake, so you better eat it. In fact, I'm going to make a cake for every special occasion we have. I want you to take lots of pictures for our family. I haven't seen Mom in ages. Memory. Sabi nga Master Chip, teka, di kaya si Ethan na nagko-control ng world na yan? Dito sa ano na to, itong bahay na to, sa tingin ko, oo, si Ethan yung nagko-control na tong world na to. Pero yung kanina, I'm not sure. Ito guys, ano lang to ha? Hindi to spoiler ha? Ano ko lang yon, parang hula ko lang. Hey, Gif! I know. She's probably a little too young for this, but it was too cute. I wonder how we played with this. Ganun ka lang kasi Ethan Winters, no? Kaya niyang ipakita sa inyo yung dating bahay ninyo, yung pakiramdam ng house. Ganun. But if Ethan is like Irit? Kaso lang sa Irit is deads na aye. Hindi na kayang makipag-usap ni... Ay, wait lang. Alam ko si Irit kaya niya makipag-usap sa'yo sa ano eh. Sa Advent Children. Kaso nga lang deads na kasi si Irit dun eh. Parang wala na siyang... Alam niyo yon, si Irit hindi niya kaya makipag-usap sa inyo directly na palagi. Si Ethan hindi eh, directly siya nakikipag-communicate kay Rose, eh, 'di ba? Yung sa sulat-sulat. She's growing so fast. Getting bigger every day. This crib is so little. How come na nalilipat-lipat ng scenario? Baka tinitraining niya si Rose sa powers niya. Possible. Hindi mala yung ganun. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa inyo, si Rose ang pinakamalakas dito sa ano, sa buong Resident Evil. Kaya possible yun. Tinitrain niya si Rose for what is about to come. Pwede yun. Meron pa bukod sa Chokoyomi yung Isagani. Ay, Isanagi, sabi nga ni Golden. I think si Ethan buhay pa din. So, generally speaking, sabi doon nila sa Resident Evil 7, RE7 pa lang daw, patay na daw si Ethan. Kung dead or alive ba? Yun! Tama si Erickson! Tama sinabi ni Erickson yung kaya tumawid ni Ethan Winters sa ibang dimension. True. Kaya niya tumawid sa ibang dimensions. Possible din na ganun. Parang si ano, tawag na to. Ang galing eh, no? Yan yung mga taong ano eh, nasa fourth dimension eh. Kaya nilang tumawid sa iba't ibang dimension, sa third dimension. Kaya nilang pumunta kahit saan doon. She's already growing out of these onesies? I can't believe I was ever this tiny. Pero sa Irit, oo, ganun na nga. Return to the live stream, di ba? Pero si Irit, hindi na niya kaya makipag-communicate constantly. Unlike si Ethan Winters. Baka nakatakas si Ethan sa dimension sumabog bomba. What? Hindi clear eh. Actually, hindi clear kung nakatakas si Ethan dun or hindi. Basta pinakita lang dun, no? Wala nang balita kay Ethan Winters. Again, ulitin ko guys, wala pa mga i-spoiler ha. Maawa kayo sa mga... Hindi pa nakakaalam ng story. Wala mo namang i-spoiler dito. Yung sinasabi ko, mga assumptions lang to. February is Rose's half birthday. Half a year to blink of an eye. I want to capture this moment. These feelings are of something special. I may have gotten a bit sappy though. It feels embarrassed when anyone stumbled across it would say cyber for the days behind my favorite boat. I wonder if she'll look like me when she grows up. Oh, I looked so happy. Matutukusin nga, si Rose Winter, kakawig ni Ethan Winters, para si Ethan Winters na ginawang babae.
care for me. Happy half birthday, Rose. My gift to you is a promise. Oh. I'll always be there for you, no matter what. Oh. I'll be there every birthday to watch you blow out the candles on your cake. I'll be there to make you breakfast and walk you to school every day. I'll be there when you have a bad dream and sing to you tapos until you fall back asleep. I'll hug you tight when you're troubled or worried and tell you that everything's gonna be all right. You are my precious Rose. Oh. Never forget that, Dad. No one loves you. Oh! Si Evelyn to ah! No! What the hell? Michael! Michael, help! Help! Michael! No! Ay po, po. So ibig sabihin, hindi pala si Benevento yun. Si Evelyn pala yung nagkocontrol dun sa mga dolls. All this time si ano yon si Benevie si ano si tao to si Evelyn. Orahara in bleach to sabi ni Sir Jimmy. Sabi ni Master Chief I disagree na cross dimensions si Ethan Vlasa Lord ng Aryang cross dimensions. Sabi ni Aya mga nang spoil man antagonist kaya last time nung mga nang i-spoil. Okay lang kahit nung churi yan si Ethan or ano basta wala na yung dolls. Ayan. At bawal daanan ni Rose na dimensions. Tingin ko pinaprogram niya si Rose to control or manipulate her powers. Sabi ganun ni Erickson. Ba't kaya si Ethan lang di kasama yung nanay ni Rose? Di ba nga, sinabi ni Rose kanina, hindi ang tagal na daw hindi nakita ni Rose si Mia Winters. Na-mention niya kanina eh. Ito, mangi-spoil, magkakaroon ng tinapay na sintigas ng bricks. Kala ko poops na kasing tigas ng bricks. Di ba parang nag-time leap lang si Rose, sabi ng ganun ni EJ. I told Jyoti Sheila. Oo nga, Jelle. Kaya nga sinabi ko, huwag muna kayo mangi-spoiler. Kaya kasi nasabi ko kanina, di ba si Benevento? Para makaiwas sa spoiler. Kasi minention mo kanina, di ba, Evelyn? Eh, syempre, yun nga. Bakit nga naman ng gano'n? Kasi syempre na spoiler na. Parang subconscious yan ni Rose. Sabi, ayan, sabi gano'n ni Golden. Basta okay lang naman kapag mga assumptions or hypothesis. Guess o kaya ano. What? Huwag lang spoiler, guys. Okay, mag-alala, makikita rin natin yung ano nito, yung pinaka-story to as this time ko. That thing you're looking for? O, papatayin ko agad to si Evelyn. Isn't here. So, grabe. You don't have the purifying crystal? All this time, mabuhay pa pala si Evelyn. Of course na. Pero ba't si Evelyn? Patay na si Evelyn, di ba? How come kaya niya magkatawan na bata? Pero si Ethan, hindi niya kaya. Poor Rose. She can't trust anyone. Why are you doing this? No one loves you. Parang away ba? No one will care! Parang away ba? Enough! Now you'll drown. I came first. First? I came first, pero ano naman siya? Why does she only want you? What are you talking about? Pero kung experiment ka kung kaya bilhin. Look at you! You are beyond worthless! Ang kulit ba? Seriously, what is your problem? Bata, eh. Hindi ka ba ay namamahapon ka lang daw? Parang yung mga gano'n na nag-aaway sa ano sa labas ng mga bata. Kulit tong away bata. Just so greedy! Okay. So many friends that it's never enough! Friends mo, manis! Payag kayo guys, marami kayong friends, pero puro, mga friends yung puro manita lahat. Where do you think you are? Oh look, your family's! Stop of this shit! Die!
chance! They were supposed to die and join me here! Let's go! What? Stop it! How are you even here? How are you even here? Oh! Michael! Napawala niya si... Good, you made it out! Careful. You're not safe yet. But it... Evelyn? Is causing this. That little girl? Ah, ito! Si Evelyn. You still can't get out. Use your powers on her. I can hit while she's weak. Oh, diba? Lakas ng tag team nila. Ang lakas ng tag team nilang magtakay. This should help. Ay, yung flask. Diba? Sabi nga ni Golden, kala ko crinkles na pwede mo pambato sa holdapper. Tapos magkakabukol yung holdapper, no? Hindi kaya buhay din. Alam ko buhay talaga si Mia, di ba? Si Mia Winters. Nakaligtas siya sa ending ng ano eh, ng village eh. Di ba matanda na si Evelyn, bakit naging bata siya? Di ba nga si Evelyn sa story ng ano, ng Baker family, siya yung lola doon. Kasi kaya niyang ano, kaya niyang pabatahin yung sarili niya, kaya niyang bumalik sa pagiging bata, kaya niyang patandain yung sarili niya. Yun ang alam ko kay Evelyn na. At saka diba si Evelyn hindi siya perfect? Hindi siya perfect na ano. Kumbaga fail experiment siya. Yan ang kalaban na gusto ko mabugbog ni Tito Joe. Sabi ka rin niya. Paano gugulpihin ni Tito Joe eh? Ano nga? Takbo nga ng takbo si Evelyn. Paano maka... Diba? Paano mo hahapulin ng suntukan? Paano mo hahamon ng suntukan kung pala takbo naman? Kung si runner man naman yung kalaban ni Tito Joe. Diba? Spoilers will end up like what happened to the Creation King, sabi nga sa 2. Creation King? Dahil siguro mega may sight din si Evelyn. Parang sila ni, ano, ni Rose, kaso nga lang, failed nga lang si Evelyn, failed experiment. Kaya pala, Dals, bata pala. Which is, ayun nga, yun si Evelyn, di ba? Bata, literal na bata lang si Evelyn. Baka ang gusto ni Evelyn, mahalin siya. Wala kayo napansin, inggit na inggit. Yun nga, yun din yung assumption ko. Kasi si Evelyn kasi, inggit na inggit kay Rose na, nobody loves you, ganyan, wala ka mga friends, sayo ka nila, kaya madadis ka nila. So, kumbaga parang naiinggit si Evelyn kasi gusto niya magkaroon ng sariling family. Di ba pinilit naman ni Evelyn yun? Kaso nga lang wala, nag-fail siya. Ngayon, naiinggit siya kasi, naiinggit siya kay Rose kasi si Rose, meron siyang family. Nawala siya. Ayun. Tapos ending yan, no? Nagpakita si Mia Winters din, sabi, Rose, this is my uncle, Joe. You will live with him for some time now. Pwede. Tapos itatrain pa siya ni Joe Baker, eh. Kaso nga lang, actually, kahit hindi na siya itrain ni Joe Baker, malakas na si Rose, eh. Bakit nakaseparate si Mia kay Rose? Hindi ko alam. Pero pero kung papansinin nyo kanina sa story, sinabi dito, sinabi ni Rose na ang tagal na daw niya hindi nakikita yung nanay niya. Pero hindi niya sinabing dead si Mia. Ang sabi lang niya, ang tagal na daw niya hindi nakikita. Don't panic. You got this! Barry is not you. You will never leave! Sakopat yung bata eh. Parang pinay drama. Wait for an opening. I have been such a good girl! Parang typical na bata nagtataan ko. She's not done. Be careful. We're supposed to be a family! But you're completely obsessed with stupid old Rose!
for nothing! Diba ang sinasabi ni Evelyn? Baka typical din na sinasabi ng mga tao sa paligid eh. You're worthless! Nothing! A freak with no friends! Parang typical away bata. You have me, ay! Afraid to me! You have me. Kumbaga parang sinasabi ni Ethan na nandito pa rin ako. Yeah. Focusing, ayun eh. Nakakatawa. Father and daughter tandem. I can't believe how useless I am. No wonder no one loves me. What now? Back up! Parang psycho pa nga talaga sa egg. Your fault! Isang malaking-malaking batang saibo pa. And I will never let you have what you want! Rose, look out! Rose, look out? Don't give up, Rose. Find that crystal. What? Si Ethan Winters nga! Si Ethan nga! Okay, sinalba na naman siya ni Ethan. Grabe! Ba na naman kaliitan? Grabe, nakakatawa tong ano na to, tong game na to. Ang dami niyang ano, ang dami niyang feels. O, oh, diba? Sobrang daming feels nitong game na to. Pero kita nyo kanina, oo, buhay pa si Ethan. Ang ano eh, actually, gulo na expression, buhay pa, patay pa. Patay na talaga si Ethan, pero ano na lang siya. Nagpapakita siya, ano tawag dito? Michael. Possible na ma-revive si Ethan. Sana. Either? Hopefully, sana ma-revive si Ethan. Who would want... Lahat tayo, Rose, we want out! Ethan ba? Ito yung nalala. He saved me. But he didn't make it. But he didn't make it. That voice. My dad's voice. Ayun, doon na nalaman ni ano, is ni Rose. Na si Ethan Winters. My dad. Don't give up, Rose. Find that crystal. Because of him. I can keep going. I have to find that crystal. Grabe. Okay. I'm on my own. But I have to keep going. No items eh. Pero to okay na to. Yun. Tama. Meron siyang physical form. Kaya kunyari, di ba pa-ultay na nung buhay si Ethan, hindi patay. Ano na lang, patay si Ethan pero may physical form siya. Yun yung tamang to. Ethan is immortal, I guess, sabi ni Joab. Immortal daw si Ethan. Medyo magulo actually, Joab. Kung ang sagot nun is oo, hindi, medyo magulo. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ayan. Parang si Mina to na nagparamdam kay Naruto. Di ba si Mina to? Nabuhay din si Mina to. Kaso alam ko na dance din si Mina to. Nabuhay pa sa bomba si Ethan siguro. Nag-TP sa waypoint. Where the hell is... Mega my sight na kasi si Ethan. Di na siya tao. Hula lang po. Sabing ganun ni Joab. Yun. Most likely, hindi tao si Ethan pero mega my sight siya. Ayan. Di ba may virus si Ethan kaya ganun? Hindi siya virus, eh. Mold eh. Mold ang tawag nila dito. So pag nakuha ni Rose ang crystal, normal siya. So no sense makasama siya sa succeeding series. Malalaman natin dyan kung makukuha nga talaga ni Rose. Actually, hindi ko alam kung malay nyo, hindi makuha ni Rose. Malay nyo, makuha niya. Malay nyo, fake na naman yung crystal. Malay nyo, nasa kanya yung crystal. Pero this time, ang kayang gawin pala ng crystal is i-control yung power niya. I-harness siya na mas maayos, mga ganun. Pero di ba sabi dito, ano daw, para maging normal siya.
Malalaman natin kung masasama si Rose sa susunod na RE series. Pero, pero lahat naman tayo gusto rin natin na masama si Rose. In Star Wars term, he is one with the mold. Si Ethan Winters eh. Like the moment ko compared to Gohan when he sacrificed himself against Cell. Sabi ganun sa Jin. Baka ano eh, no? Baka father and son moment. What is this place? Creepy naman ito, ano to? So, another ano na naman? Ang laki ng ano, oh. Yung malaking giant flower. Ari, animation lang pala si Mina to. Akala ko na buhay talaga si Mina to. Hindi pala. Ayan, according kay Jella, 7 times daw napatay si Ethan. Nabuhay lang daw dahil sa mood. Ay! What? Umalis yun. Just like in the castle.